halos sa lahat, meron na natin papakita dito sa inyo. Ito ang tinatawag nilang portable welding machine, inverter type. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bawat napopost nating video, at upang magkaroon din tayo ng konting idea at ma-share din natin sa iba. So ayan, yung welding machine natin, ayos sumindi kahit naka-on na yung power. So bubuksan natin, papakita natin sa inyo. So bali, yan lang ang loob niyan. Ang kadalasan na problema nito sa power side, itong tinatanggal ko, ating tatanggalin. Titingnan natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng power. Sa pagtatanggal, dapat natatandaan din kung aling terminal connection, aling wire ang natanggal, at nasa ganun sa pagbalik mo ay hindi ka magkakamaling. So bali, yan lang yung loob ng tinatawag nilang portable welding machine. Napakaliit lang. So bali, ito ang problema. Tatanggalin natin. Ayan, putol yung isang paan ng balistor natin. Ayan, tinatawag nilang balistor. Pag wala yan, hindi yan magkakaroon ng supply. So mayroon tayong isa dito. Ang problema nito ay umaandar, may power, wala namang output. Kasi nga sunog itong terminal ng kanyang positive at saka negative side terminal. Tulad nyo sa nakikita nyo, sunog. So hindi na natin magagamit yan kasi pati yung PCB nya apektado. So gagawin natin, kakahoyan natin, lilipat natin dun sa kabila, at nung sa ganun ay meron tayong mabuong isa pang welding machine at magamit. Tatanggalin natin ito, lilipat natin dun sa isang welding machine. Ayan, nakikita nyo buong buo pa siya. Kakabit na natin kasi ang problema lang naman ito ay walang power kumpara din sa isa. Yung pinagtanggalan natin mayroong power pero walang output kasi nga yung terminal doon sa output niya ay sunog.
i-connect na natin mga terminal connection nito. Kailangan na sa pagbabalik walang sabit. O yung kasabihan na pag nagkabit ka walang sabit, kasi pag ikinabit mo yan na may sabit yan, alam mo na mangyayari, puputok yan. Kabit natin yung terminal connection. Pagkatapos nito, ititesting natin. Tatakpan natin para safety tayo. Ayan, sa electrical, nag-iingat tayo lagi para iwas disgrasya. Kasi doon sa mahal mo, meron kang second chance. Pero dito sa electrical, ang swerte mo na pag nagkamali kang magkakaroon ka ng second chance. So, bali yan na. Testing na natin. Para kahit papano, meron na tayong nabubuong isang portable welding machine. Ayan, saksak natin sa power. Start natin. Ako i-start, baba natin yung drain. So, gumagana siya. May nabubuo pa tayo. So, bali yan lang. Maraming salamat sa pagsubaybay.